backup dancer pang itlog? Oo nga pala, nako po. Kaya-kaya nilang i-full force push. May isa silang wagon dito. Well, mabubuhay pa naman dito si OP. Eh, nakita natin yung initial damage from the feather airstrike. Kayang-kaya nila pang itulak or i-show dito ang mga members dito ng IDNS. Pero they are on the perfect position right now to be able to take down the Lord. It's up for the IDNS. Kukunin ba nila? Alam to ng Impunity KH. White Knight is out for the next 10 seconds. Ang call nila dito ay back lang muna sa Lord na paggamit na si RAMELLA. So alam na ngayon ay Impunity KH na pwede sila mag-stun. Ayun na nga si OP mula sa likod, pero inatake siya ngayon ni Easy Bunny. Pinatayan si Easy Bunny. Easy Bunny with the frostbound dance. Hindi ko na alam na wala si OP. Ubos ang dalawa sa dalawang kupunan habang si Lois ay makakuha pa rin extra damage. Pero yung base, yes, tama ka kaibigan, Wolf, buhay pa rin si Boom. Boom, boom, pow. Dahil siya ay buhay pa rin si White Knight. Action Jackson talaga. Action Jackson. Nalugi. Nalugi, man. Binagsbas pa tas mata ni Lois. Hindi niya kasi alam na nandun pa rin sa ilalim ng damo yung YSS. Tinuhod niya yung Johan. Medyo masakit kasi kung tutuhuri mo yung bakal. Totoo, bakal yun eh. Ikaw po'y masasaktan dun. Sobrang crucial ang ginagawa ni Lois. 8-0-9 ha? All this season, Shane, lalo-lalo sa main teamfight na nagkalawan niya. May Impunity KH at hindi pa siya napatay doon sa Lord fight. Ngayon, si White Knight na direkta mula sa base papunta sa mukha ng Johan na punish at dahil doon, Lord, mapupunta sa Hydrant Sim. Sabi niya kay Hydrant Sim, kailangan natin itong i-extend sa game number 3. Lois doing all the work. Men, mukhang favorite niya itong YSS. Tingnan mo yung spelling ng pangalan niya. L-O-Y-S-S. May extra pang S. Dami. Nakisingit mo pa yun. Pero isipin niya, before anything else doon nangyari sa teamfight na yun, it was about doon kay Easy Bunny na sunisecure niya talaga na matidisrupt nila doon si OP. Lagi nila tinatarget yung far side. Yes, nagkaroon ng Jit Kondo coming from the show ni TYY. Pero from that position, dahil sa natuwang tawa kayo doon, guys, is na-save nila. I mean, yung pick-up from RAMELLA, it's all worth it para sa side ng IDNS. Hashtag worth it, no? Mula kay Madam RAMELLA. Meanwhile, nakuha pa rin ni Lois ang orange buff. This is the level 2 Lord na binabanatan ngayon ng Impunity KH. Meron silang weathered airstrike to at least eliminate all of the minions. Pero makakapag-depensa ng maayos at nandiwasay ang side ng Impunity KH. Pero lahat ng minions ay in favor sa side ng I Do Not Sleep. May hila pa si TY. Hindi na ata. Napagamit na ng feather. Sa kinabangan! Uy! Ng Falling Star Moon! Pero medyo maasim malalim! Sa ilalim ng base! Lumaban ang side ng I Do Not Sleep. Isang minutong tulog si Easy Bunny. Hindi effective yung kanyang pagpasok. At least nakakuha sila ng Torre dun sa may top lane. Pero imagine mo kung hindi nila inasip na ganun, kaya-kaya pa nilang lumaban. At dahil dyan, Impunity KH sa harap na nakaunting paghinga. Correct. Yes. So, I guess, magkakaroon. Hindi, I guess, most likely ang mangyayari dito is kung hindi magkakaroon ng pick-off, eh, maghihintay na naman tayo ng susunod natin na Lord. Totoo. And makikita natin that damage from the far side talagang ramdam dito ng mga members ng IDNS. Given na sobrang squishy ng kanilang mga lineup. That's one of the reasons kung bakit tina-target din, even with a flame shot, dito, nung Diki. Pero it looks like Impunity KH, hindi na nila hihintayin yung Lord for the next 2 minutes. Laban na to. Sila na. Tama ka, Rob Luna. Laban na to. Wala nang hintayan. Pumapasok dito si Renita. Si OP ang kanila may target. Hindi na naging ipon. Ay, naku po. Naging chicken EFO, ladies and gentlemen. Nawala si OP. Ang gandang target nito. Ang gandang target. Hindi kay Migang Renita. Nanggigil siya. Si Aling Renita. Ang lupit nung... Aling Rene. Nakita niya yung... Nakita niya yung first at the ejector agad. Walang purify si OP kasi nga naman naka-flame shot siya. Tinry na lang niyang mag-feather their strike for the punish but it wasn't enough. Nakuha pa ng immortality si TYY. I like it. I Do Not Sleep. Clutch place after clutch place for this matchup. Hindi pa matatapos. Tama ka, Rob Luna. Isang minuto para sa Lord Take. Nakatao dito yung damage output ng Beatrix na malefic roar na sa ngayon. Sobrang bilis mag-take ng Torre niya. Amazing! Pag talaga nirespeto ng Hydro and Sleep, pag hindi nirespeto ng Impunity KH, yung damage output ni Flash and Sleep on this Beatrix, matuto naman sila ng mga Torre. Totoo. Ang ganda ng ginagawa ng Hydro and Sleep, no, Rob? Parang lagi nilang inuuna si OP sa likod. Yes. Yun yun eh. I mean,
all of the chunk talaga na damage are rather given na AOE lang naman yung na-provide dito ni OP Witness sa Farsa. And look at this item. Almost lock item na dito yung ating Farsa. Wala na nga siyang boots dito, Weman Jean. Wala na. Hindi na kailangan. Pero, I do not say they still respect Infinity Gates regardless na nakuha sila ng pick off earlier kasi yung Lord talaga yung probably makakapag-secure dito like Wolf mentioned earlier. Pagka tumikit tong susunod na Lord if IDNS takes this one, eh mabilis nilang matutunaw yung mismong base ng Infinity Gates. Definitely, man. At ngayon, 5 seconds, Lord na. Dito na magkakatalo dahil immortalities na binibili ng vote of the teams. Apat na immortality is up para sa IDNS. Meanwhile, dun sa Impunity, dalawa lang. Nako po, importante na yun, Bobby. Kasi nga, TikTok timers na tayo. 23 minutes in. TY, umi-sticker pa. Abang sumusyon po out. Minesweeper lang tayo. Chillax lang muna yung dalawang teams. Po! Sipa, para kay Renita, pero naka immortality yan. Ang sakit pa rin ang damage output dito para kay TY. Si TY ngayon namumula, pero huli siya ni Renita. Flicker out! Habang si OP na naman! Once again! Parang nag-replay lang, pero yung Thorn Depart Memory makakuha dito ng extra kill si White Knight at mukhang tapos na ang ilaban. Speaking of White Knight, White din yung HP. Siyempre, may kaibigang Easy Bunny. Tapos ang Boxing Globe Luna and Wolf. 70 seconds down si White Knight. Si OP ngayon palang napabili ng Winter Truncheon at mukhang libre Idol Lord na ito sa side ng Idol at Sleep. Naging problema, kaya ano, ito yung problema pag wala kang mid-range, wala kang taga-half ng Durance. Exactly. At napuwersa si OP na gumamit ng Durance, siya yung carrier. At the same time, wala siyang pang slot para sa Winter Truncheon. Yes, and not only that, yung teamfight na yon was all thanks to RAMELLA. Bakit? Oh. Sinubukan, di ba, Way of the Dragon coming from that show, kaso yung pinatagal niya, sinipaan niya ng malayo, so hindi niya agad kinlink yung mismong ulti ng Way of Dragon, na reverse time siya. So, hinatak siya, hindi niya natuloy yung sipa niya, and from there, naging alanganin na yung positioning dito ng mga members ng Impunity KH. Ang tanong, kaya bang dipensahan to ng Impunity KH, or kaya bang tapusin to ng I Do Not Sleep? Dahil mukhang eto na, sabi nila, kailangan nating i-extend. Sayang ang airtime. Hindi pwedeng matanggal kami agad. This is the Lord, Lord 3 na ating nakikita. Boom! Sinasahe ko ni Boom. Ay, sinasahe ko ni Boom! This is a great strategy kasi para hindi pala yun sabay-sabay yung mga minions sa papasok sa mga sa base ngayon dito ng Infinity KH. Biglang liko eh, no? Biglang liko!